Matapos ang pagdalo sa Senate hearing hinggil sa Senate Bill 2862, sinabi ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw na nauna na siyang naghayag ng suporta sa pagpapaliban ng halalan sa BARMM. Sinabi ng alkalde na nakapagbigay na siya ng position paper hinggil dito. Sinagot rin ni Mayor Matabalaw ang tanong ng media sa sinasabing panibagong pahayag ni Chief Minister Ahod Ibrahim na nagsasabing dapat ituloy ang halalan sa susunod na taon. Pero ayon sa alkalde, matuloy ba o hindi ang halalan sa BARM, handaan niya sila sa Cotabato City. Bago pa man nagkaroon ng Senate proposal for the resetting of the elections, ay alam nyo naman at klarong-klaro sa mga Facebook posts ko na sa tingin ko ay hindi pa napapanahon sa napakaraming dahilan. Lalo na nung nandun ako sa committee hearing at narinig ko mismo yung mga argumento. Dahil mas marami doon ay pabor sa resetting ng elections. Una, dahil ang pinakadapat nating i-consider dito ay yung sitwasyon ng Sulu. Although sa dulo ng lahat ng ito, sinasabi naman ni Chairman Garcia na handang-handa ang COMELEC para sa darating na eleksyon. So, in short, ako ay pabor pa rin sa resetting ng eleksyon as filed by Senate President Xi Escudero. Kung ano man ang magiging desisyon ng national government, whether they will reset the elections or not, ay igagalang natin ito. Sino ba naman tayo para humarang? Alam nyo naman na tayo kahit kailan ay hindi sumasalungat sa kung ano man ang magiging desisyon ng ating mga leader. We express sometimes our own opinions, but at the end of the day, kung ano yung naging consensus, anong napagkasunduan, at anong naging pinal na desisyon at kautusan ng ating mga pamunuan ay ating sinusunod. Well, una sa lahat, alam naman ninyo na ang ating pinaka-leader sa Bangsamoro ay si Chief Minister. No? At ang kanyang manifesto, ang kanyang ipinalabas na statement ay mula sa Central Committee. Tayo ay buong-buong tumatalima sa mga kautusan ng ating mga nakakatandang leader sa MILF sa Bangsamoro, subalit bago pa man lumabas ito ay nakapag-submit na tayo ng ating position paper sa Senado. Tayo na rin ay nakapag-express ng ating full support to the resetting of the elections. Ang naging problema nga lang dito ay bago pa man lumabas itong statement ay nagkaroon na ng Senate hearing, nakapag-submit na tayo ng ating individual position papers. And majority of the local government units who attended, no, except for I think only one, ay pabor sa resetting ng election sa 2026. No? Pero hindi po ito nangangahulugan, inuulit ko ha. Kami sa United Bangsamoro Justice Party, and I can strongly speak for the party chapter in Cotabato City, na kami ay handang-handa sa darating na eleksyon sa 2025. Subalit nakikita natin na mas makabubuti at mas magiging matiwasay, walang komplikasyon ang magiging eleksyon kung hindi muna isasabay yung regional parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region.